Malamang familiar kayo sa larong tagu-taguan. Kailangan hanapin ng taya ang mga kalaro nitong nagtatago upang manalo. Kaya dapat magaling kang magtago upang hindi ikaw ang unang makita at magiging susunod na taya. Sa gospel natin ngayon, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad na nagtatago dahil sa takot na mahuli ng mga otoridad at dala na rin ng mga pangyayaring naganap sa Jerusalem. Takot sila na baka sila ang isunod kay Kristo upang tiyakin sa kanila na ang kanyang kamatayan ay hindi aksidente. Binuksan ni Jesus sa mga isip at puso ng mga alagad upang maunawaan nila kung paanong ang lahat ng nakasulat sa mga kasulatan ay nakaturo sa Kanya at natupad sa Kanya. Kahit saan ka magtago, ipaparamdam at iparirealize ni Jesus ang Kanyang pagmamahal sa iyo katulad ng ginawa niya sa Kanyang mga alagad. Handa ka bang ilahad ang iyong sarili maging sa gitna ng takot upang tanggapin ang pagmamahal ng Diyos? G ka ba? Gina, tulad niya ng mga apostol, nagtago rin ako, lumayo at umiwas sa aking mga problema. Minsan may pagkakataong hindi ko na natutupad ang aking pangako, ang aking obligasyon nang dahil sa takot. Nang dahil sa ayaw kong magkamali, ayaw kong may masabi ang mga tao, at ayaw kong mahusgahan. Pero habang tumatagal, as a server of the parish, as a server of the altar, pinaparealize sa akin ng Panginoon na lagi siyang nandyan. Lagi ko siyang kasama. At dahil sa kanyang pagmamahal, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kaya ko to dahil kasama ko siya. Kaya ko to dahil mahal ko ang Panginoon, hindi niya ako papabayaan. Tulad nga ng kanta ng In Omnibus Amare et Servire, Domino. Sa lahat ng bagay na ating gagawin, dapat nating mahalin ang Panginoon. Dapat lagi tayong magsaservisyo. Dapat lagi nating sisentro ang Panginoon sa lahat ng mga gagawin.